Magsitayo na po ang lahat. Magulak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon nang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hindi lang masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway laging maging lalong masigasig sa pagdiriwa ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay kapitbayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopian eunuko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit,
Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo. Sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinasalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa makarating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. Ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito mga nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Iyaong mula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ang mana, ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Ngayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa atin noong unang pagbasa, narinig po natin ang kwento ni Felipe na mayroon siyang nakilala sa daan. Ang isang yunoko na anong ginagawa ng yunokong ito? Siya ay nagbabasa ng libro ni Isaías. Ginamit ni Felipe kung asan ng taong ito para maging entry point niya sa pakikipag-usap sa taong ito. Para saan? Para ipahayag si Jesus. Ito po ang naging misyon ho ni Felipe, at hindi lang ho ni Felipe, ng mga apostol. Pero sa ating ebanghelyo, sa unang pagbasa ngayon, narinig natin ang yugto ng misyon ni Felipe na ginagamit niya ang pagkakataon sa pakikipag-usap na ang mabuting balita ni Kristo ay maipahayag. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano po ngayon na sa ating pagsunod sa mahal na pong Jesus Nazareno ay niyakap din po natin ang misyon na ito na palaganapin ang kanyang salita, ipahayag ang kanyang salita, lalong-lalo na ho sa mga tao na panghihinaan ng loob o na nais sumpungan ang mukha ng Diyos. Nais siyang makilala. At sana po tayo mga Kristiyano ang magpakilala kay Jesus. Sana hindi tayo ang dahilan ng paglayo ng ibang tao kay Jesus. At napakagandang gamitin ang biyaya ng pananalita. Sa pananalita, ginamit ni Felipe ito para ipahayag si Jesus. Ginamit niya ang mga salita, ginamit niya ang biyaya ng kanyang bibig at pananalita para ang taong ito, ang yunoko, ay maniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Sana gamitin din natin ang ating mga bibig at salita para akayin ng ibang tao kay Jesus. Hindi palayo sa Diyos. Huwag natin sanang gamitin yung mga bibig natin para ikasira ng ibang tao. Huwag natin sanang gamitin ang bibig natin para itaas ang ating sarili. Huwag sana natin gamitin ang ating mga salita para itaas ang sarili, ibaba ang ibang tao at magkalat ng pangit sa kapwa.
gamitin natin yung ating mga labi at mga bibig para ipahayag ang katotohanan. At ang pinakamahitinding katotohanan ay ang katotohanan tungkol kay Jesus. Gamitin ang biyayang ito para ipahayag ang mabuting balita. At sa totoo, ito po ang misyon ng bawat Kristiyano. Tayo bilang mga nananalig kay Jesus, ito ho ang misyon natin na palaganapin ang salita ni Jesus, na ang mga taong naisumpungan ng kanyang mukha ay maakay natin sila doon. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Pilipe na kinuha ang pagkakataon na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa taong kanyang nakasalubong. Tayo po mga Kristiyano ay hilingin din natin ang grasya sa Poong Hesus Nazareno na tayo din ay yakapin ang parehong misyon na ipahayag ang kanyang salita, ipahayag ang kanyang mabuting balita sa iba. At yan po tayo nagle-level up bilang mga deboto. Hindi na tayo tagakinig lamang, kundi tagapahayag din tayo ng kanyang salita. I-level up natin ang ating debosyon sa Poong Hesus Nazareno. Tayo na ngayon ay maging saksi ng kanyang kabutihan, tagapahayag ng kanyang salita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Ang ating itugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan, at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus, na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Luong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming papakinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masaya sa tinapay na pamista bagot wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y pamaskong mag-among tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bagot wagas. Alleluia. Announcement. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.